pero hayaan nyo namang ihambing ko ang pagtataksil ni Judas sa ating Panginoon sa pagtataksil na isang Judas sa ating lipunang Pilipinas ngayon. Holy Tuesday sa inyong lahat. At ito po ngayon ay Semana Santa, no? Well, ngayon na po ang huli nating pagbo-broadcast dahil alam nyo naman, Tuesday, Thursday, Sunday tayo. Thursday, Maundy Thursday. At ang susunod na nating broadcast ay Easter Sunday. Pero ngayon po ay Tuesday, Holy Tuesday. Itong araw pong ito, ginugunita natin kung kailan yung mga religious leaders na mga Hudyo ay nakipagsabwatan na kay Herod para nga litisin, no? At ipako sa Kristo ang ating Panginoon. Sa Maundy Thursday, yan po yung napaka-importante because diyan po yung last seven words. At diyan po na nalaman ng ating Panginoon yung pagtataksil ng isa sa kanyang dosing disciples na si Judas, no? At binenta nga ni Judas ang pagkatao ng ating Panginoon, no? The Great Betrayal, no? At dahil po dyan, sumunod na ang Good Friday kung saan napako ang ating Panginoon, ang Black Saturday kung saan nailibing ang ating Panginoon, at syempre po ang pinaka-importanteng araw sa Semana Santa, ang Easter Sunday, ang pinaka-importanteng okasyon sa ating pananampalataya mga Kristiyano, yung muling pagkabuhay ng Panginoon, dahil ang paniniwala po natin ay nagkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa ating Panginoon kung tayo po itatanggap ni Kristo bilang tagapagligtas, no? Pero hayaan nyo namang ihambing ko ang pagtataksil ni Judas sa ating Panginoon sa pagtataksil na isang Judas sa ating lipunang Pilipinas ngayon. Napakalungkot po na parang yung naging buhay na ating Panginoon ay dinadaanan ng bansang Pilipinas. Meron po talagang nagtaksil na isang disipulo. Well, sa ating lagay po bilang bansa, ang nagtaksil ay isang binigyan ng mandato ng taong bayan na napakalaking mandato, bagamat sinasabi ng ilan dyan, meron daw magic na nangyari. Pero ako naman po, dahil lang mampanya rin ako, naniniwala ako na nabigyan itong taong ito ng tiwala ng taong bayan, gaya ng tiwala ng binigay na ating Panginoon kay Judas. Pero maaga pa sa ating kasaysayan, sa ilalim nitong Judas na ito, naibenta rin niya ang ating bansang Pilipinas kapalit ng pilak ng ginto, kapalit ng mga tagong yaman na matagal nang nais na mabawi pero hindi nagagawa. At dahil nga kapalit ng mga pilak ng ginto, naibenta, tinaksil ang ating sambayan ng Pilipino. At ngayon, nahaharap tayo sa banta ng pagkapako sa krus dahil tayo po ngayon ay nasa alanganin na, dahil anytime po ay po pwede nang makalagkad tayo sa gera na wala naman mong kinalaman ang bansa. Hindi ba ho parang nagkaroon ng paghambing sa nangyari sa ating Panginoon ang nangyari sa sambayan ng Pilipino ngayon? Kapalit ng pilak ng ginto, ngayon ang Pilipinas nandyan na po sa gilid ng digmaan na wala naman tayong interes para mamatay ang mga bansang Pilipino, ang mga mamamayang Pilipino. Pero magandang balita po, no? Bagamat napako po ang ating Panginoon sa krus, at bagamat ang Pilipinas po ay po pwedeng makalatkat sa gera kung saan napakaraming mga kababayan natin ang mapapako din sa krus dahil sila ay mamamatay, darating pong araw na magkakaroon din tayo ng Pasko ng pagkabuhay. At yan po siguro ay kapag maghusga na ang taong bayan na tama na ang pagtataksil ng Judas at tayo po'y babangon na sa ating kinalalagyan at magbabago na ng sistema. So, alam ko po na matindi po ang pagdadaanan natin. Tayo po'y linagay sa alanganin ng Judas sa ating lipunan. Linagay po tayo sa peligro. Linagay po tayo ngayon sa posibilidad na anytime tatargeting tayo ng mga bansa na wala naman tayong galit, wala tayong laban, dahil lamang hinayaan natin ang mga dayuhan na gamitin ang ating teritoryo para nga po manlusob sa ating mga karating na bansa.
At dahil po dyan, maski wala naman tayong kasaysayan ng hidwaan doon sa mga ibang dayuhang babayan, eh po pwede po tayong makaladkat at po pwede tayong matarget ng kanilang mga bomba. Dahil sa larangan nga po ng international law, kapag pinayagan mo ang iyong teritoryo na magamit sa isang pamamaraan na magkakaroon ng danyo sa ibang bansa, ikap ay mayroong responsibilidad. At yan nga po ang malungkot na katotohanan na dahil ayaw ng mga nagbayad ng pilak ng ginto kay Judas na ang gera ay maganap sa sarili nilang teritoryo, ang ginawa po kapalit ng pilak ng ginto, hinayaan po ng teritoryo ng Pilipinas ang lugar kung saan magkakaroon po ng digmaan. Pero wag po tayo mag-alala. Mapapako po tayo sa krus. Magkakaroon po tayo na isang araw na tayo po indadapa at maraming mamamatay. Pero hindi po yan sa matagal na panahon dahil darating din po ang Pasko ng kabuhay, ng pagkabuhay. Babangon din po ang bayan. Tayo po ay babagong muli bilang marangal na bayan at tayo po ay magigising sa katotohanan na sa muling pagbangon natin, ang tanging magtataguyod ng interes ng mga Pilipino ay ang mga Pilipino lamang. Well, ito na po ang ating huling broadcast bago po ng Pasko ng pagkabuhay. Alam ko po, napakadaming pagsubok na hinaharap tayo ngayon. Sa totoo lang po, matagal nang nakapako sa krus ang sabi ng Pilipino. Dahil po, napakahirap po ng buhay ngayon. Napakataas ng presyo ng bilihin. Kulang po ang trabaho at napakababa po ng sahod. Kaya nga po yung hirap na dinanas ng ating Panginoon, napakadami mga Pilipino pong dumadanas ng kaparehong hirap. Pero habang tayo po ay nananatili sa ating pananampalataya, darating at darating din po ang Pasko ng pagkabuhay. So sana po, habang kayo po ay nasa beach, habang kayo po ay nagsasama-sama sa inyong mga pamilya, huwag po natin kalimutan ang mensahe ng Semana Santa. Na pagkatapos po na maparusahan, pagkatapos pong saktan, mapahirapan ng Panginoon, siya po'y pinako dahil sa pag-ibig na ating Panginoon, binigay niya ang kaisa-isahan niyang anak. Pero kung tayo po ay tatanggap kay Kristo, darating din po ang araw na magaganap sa ating mga buhay ang Pasko ng pagkabuhay at lahat po tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Alam ko po, magulong ating politika. Alam ko po, napakahirap tanggapin ng pagtraidor ng Judas sa ating lipunan. Darating din po ang araw ng pagkabuhay. Agree ba ho kayo or disagree? Tignan po natin ang mga sinasabi ng ating mga viewers. Okay, meron pa bang nakikinig dyan o nasa beach na lahat? Si Zenaida Butler, good evening, Attorney H. Roque. Nice to catch up your live. Greetings from Boston, Massachusetts. Hello po. Kumusta po kayo dyan? Abigail Maroon, wow, salamat po at ako'y nakaabot sa live niyo, Attorney Roque. Lagi ko po inaabangan ang kaganapan at analisan niyo sa kaganapan political analysis sa kaganapan political sa Pilipinas. DDS po from Southern Leyte, based dito sa Singapore. Hello po, Abigail. Jesus Abisamis, hindi lang si Judas, Attorney. Isa ng lahat na rin tayo kay Satanas. Yan po si Jesus Abisamis. Jay Santiago, nahudas kami. Hahay, naulanan pa na kami sa tagong rally. Tapos ito lang, Judas talaga. Naulanan pa kami sa tagong rally. Nandun din po ako sa tagong. No? Rolando Constantino, parang kilala ko yung naghuhudas sa Pilipinas. Well, wala po akong pinangkit kung sino si Judas, pero meron pong Judas sa ating lipunan. Arcelia Zenea, nakakalangkot talaga na ang Pangulo ng Bansa ay isang taksil, walang utang na loob sa mamamayang Pilipino na naglukluk sa kanya. Si Arcelia po yan. Okay? C'est la vie life. Yan, realidad. Pambayad tayo ng mga Pinoy dahil sa mga ginto nila. Hindi po nila nakuha hanggang ngayon. Okay. Boyats Vero, Hari Roque, natatakot na po kami kasi baka maging battleground ng bansa natin katulad ng Ukraine at Palestine at baka maghahasa pa ang mga babae natin po. Eh sigurado po yan. Yan po talaga ang epekto ng digmaan. Yan po ang magiging kalbaryo ng sambayan ng Pilipinas resulta ng pagtataksil ni Judas sa ating lipunan. Rochelle Pine,
Hola, buenos dias, Atty. Harry Roque. Maraming salamat ho sa mga information na share mo sa amin sa mga issues ng ating bansa watching here in Madrid, Spain. Thank you po. Thank you, Rochelle. Boyets Vero, parang pinoprovoke pa ata ni Sec. DND, kaya tuloy nagdududa kami na ito ay diversionary tactics po para matabunan ang paglalaba nila ng dirty linen. Kaya parati silang travel po. Well, alam niyo po, sa susunod na pag-vlog natin, meron po akong nakausap ngayon na malapit sa ating PBBM at meron nga siyang teorya, lalo na doon sa pagbisita sa Germany. Okay, Fallen Falcon, nakakawala po ng pagod ang pag-live niyo, attorney. Ay, maraming salamat, Fallen. Okay. Okay, maraming salamat po ha. At sana po tayo ay magkaroon ng pagkakataon na magpahinga, magmuni-muni, at siyempre po, balikan po natin ang importansya ng Semana Santa. Na yan po ay talagang ugat ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Sana po sa Biyernes Santo, tayo po sa Huwebes Santo, tayo po ay mag-communion. Yan po ay simbolo ng ating paniniwala na ang ordinaryong alak ay magsisimbolize ng dugo ng ating Panginoon at ang otsa ay ang flesh ng ating Panginoon. At ang symbolism po niyan ay tayo po ay nagiging isa sa ating Panginoon. So happy Easter po sa inyong lahat. Bagamat nasa Kalbaryo tayo ngayon, tandaan natin ang pangako ng Pasko ng pagkabuhay. Ito po ang inyong spokes ng bayan, Harry Roque, nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I love. You're the only country that I have. Babangon po tayo uli sa Pasko ng pagkabuhay. Bye.